Malakihan daw pong rollback sa presyo ng produktong petrolyo ang nakaamba bukas. Sa pagtansya po ng Department of Energy, higit na 2 piso per liter ang maaring ibawas sa gasolina. Hanggang 80 sentimo naman daw per liter ang posibleng ibawas sa diesel. At habang piso ang sa kerosene. Paliwanag po ng DOE, bumaba daw po ang presyo ng langis sa Asia dahil sa naulat na pagtanggap ng Hamas sa isang ceasefire proposal. Nakatulong din daw ang paglaki ng inventaryo ng langis sa Amerika. Eddie, wow! Kaapat na linggo na ito ng pagbaba. Pusta ko next week, magpagtaas ito. Masyado naman kayo maramdamin. Wow. Naririnig siguro nila. Ay teka, parang napapansin, puro gis-gis lang ang pagbaba ah. Yan, ginawang 2 piso po sa gasolina. Pero ang tingin ko, tansya ko next week, pagtaas na ito. Pero wag naman sana. Samantala, pumayag na po ang ilang manufacturer na wag munang taasan ang presyo ng ilan nilang produkto hanggang sa Hulyo at Jess. Kasama po siya ng meatloaf at beefloaf ng Argentina maging ng CDO. Hindi rin daw magtataas ang presyo ng Argentina corn beef at CDO luncheon meat. Pumayag din daw ang Bingo na huwag munang magpatong sa presyo ng corn beef at beef loaf nito. Wala rin daw munang taas presyo sa meatloaf at beef loaf ng 555. Hindi rin daw muna tataasan ang presyo ng instant mommy na chicken at beef, pati ang Wilkins distilled bottled water, Viva mineralized bottled water at Birch Tree full cream milk. Naunang nakiusap ang Trade Department sa mga manufacturer at retailer na iwasan na muna ang taas presyo. Habang iniinda pa rin ang mga Pilipino ang epekto ng El Nino sa presyo ng ibang bilihin at ng kuryente. Nagbabala po naman ang National Economic and Development Authority o NEDA sa posibleng epekto raw po ng legislated wage increase sa ating pong ekonomiya. Yan po ay yung aumento nga sa sweldo na gagawin po sa pamamagitan ng batas. Sa ngayon kasi pinag-aralan daw ng Kongreso ang 150 piso hanggang 750 piso na wage hike. Sabi po ni NEDA Chief Arsenio Balisacan, hindi kinakailangan ng Pilipinas ng panibagong banta sa inflation. Yan nga po ay matapos daw nitong bumilis sa 3.8% noong Abril. Dagdag pa ni Balisacan, malaking dagok daw po ito para sa mga maliliit na negosyo na hindi kakayanin ang bigat ng aumento sa sweldo. Posible pa raw pong magbunga ito sa pagbawas ng mga manggagawa. Sabi po naman ng Ibon Foundation, kakayanin naman daw ng maliit na mga negosyo ang hanggang 150 pisong dagdag sa arawang sahod. Pinag-aaralan na raw ng Environment Department ang pagpapabilis ng pagproseso ng mga approval para sa mining projects sa Pilipinas. Yan ay para madagdagan ang kontribusyon ng industriya sa ekonomiya. Ayon sa DENR, dapat sulitin ang Pilipinas ang pagiging mineral-rich nation nito, lalo sa gitna ng pagsibol ng demand sa clean energy. Pero mangyayari lamang daw ito kapag inayos ang sistema at pagproseso ng gobyerno sa mga permit na kailangan sa mga proyekto para rito. Kaya naman tinitignan na raw ng DENR ang parallel processing ng mga approval ng iba't ibang ahensya. Tiniyak din ng gobyerno na iiwasan nito ang mga mining projects na mapinsala sa kalikasan at sa mga komunidad. Yan po ang bagong kautusan daw po ng Department of Destruction of Environment and Natural Resources. Ikinababahala po naman ng mga Filipino-Chinese na negosyante ang balak ng Foreign Affairs Department na higpitan ang mga visa policies para po sa mga Chinese national. Sabi po ng Federation of Filipino-Chinese Chambers of Commerce and Industry, maaring magdalawang isip ngayon ang mga Chinese investors na magbukas po ng negosyo sa Pilipinas. Sayang daw ang papasok sanang pera sa bansa na posibleng mapunta na lamang sa ibang mga bansa kung saan maluwag ang visa policy. Marin daw itong mahila nito ang bilang ng mga turistang papasok sa bansa. Balak nga sana daw hong maghigpit ng DFA sa pagpasok ng mga Chinese matapos na madiskubre na ang iba rito ay may mga gamit na mga Peking passport at mga visa ng mga Chinese na may kaugnayan pa rin po naman dito po sa kontrobersyal na Pogo. Ted Filon at DJ Chacha ngayon nasa Radyo 5 92.3 News FM Monday to Friday 6 to 10 a.m.